الفجر يرسم بالضياء على المآذن ألف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Natapos na tayo sa pagtalakay sa aspeto ng pagiging tagapaglikha ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang tauhid rububiyah o ang pagbubukod-tangi kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang kakayanan na lumikha, magtustos ng kanyang mga nilikha at magmay-ari sa kanyang nilikha. Ang susunod na aspeto naman ito mula sa tauhid rububiyah ay ang ifradullahi ta'ala bil mulk, ang pagbubukod-tangi kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagmamayari sa kanyang mga nilikha. Fallahu ta'ala wahdahu huwal malik. Si Abin Sheikh rahimahullah, si Allah subhanahu wa ta'ala nag-iisang nagmamayari ng lahat ng kanyang nilikha. Kama kala ta'ala, tabarakalladhi biyadihil mulku wa huwa ala kulli shay'in kadir, na luwalhati kay Allah na siyang nagmamayari ng lahat ng kanyang nilikha at sa lahat ng bagay ay siya ang nakakapang yari. Si Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapagmay-ari ng lahat ng mga nilikha. At sinabi nga ni Sheikh rahimahullah, "Falmalikul mulk al-mutlak al-am al-shamil huwa Allah subhanahu wa ta'ala wahda." Na si Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapagmay-ari ng lahat sa kabuuan nito. Wa qawluhu ta'ala, "Illa ala azwajihim o ma malakat aymanuhum." At ang tinutukoy naman dito, liban na lamang sa kanilang mga asawa at sa kanilang mga pagmamayari ng mga alipin ayon sa kahulugan ng hadith ng aya na ito. Wama ashbahu dhalika minan nusus ad-dalla ala anna li ghayrillahi ta'ala mulkan. Ng aya na ito ay tumutukoy, yung dalawang aya na ito ay tumutukoy na ang mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala ay meron ding kakayanan na magmayari. Subalit ito ay hindi katulad ng kakayanan ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang pagmamayari ng lahat ng kanyang nilikha na siyang pangkalahatan at wala itong kapintasan. Sinabi ni Sheikh rahimahullah, "Lakin hadal mulk laysa kamulkillahi azza wa jalla." Ang pagmamayari ng mga tao nga hindi katulad ng pagmamayari ni Allah subhanahu wa ta'ala. Fahuwa mulkun kasir, na ang pagmamayari ng tao ay limitadong pagmamayari lamang, o mulkun mukayyad, na pagmamayari na nakasalalay sa ilang mga kondisyon o mga bagay na may pagkakasangkot dito. At ito nga ay isang uri ng pagmamayari na hindi tumutukoy sa pagmamayari niya sa lahat. Dahil ang tinutukoy lamang sa pagmamayari ng tao ay kung ano lamang ang meron siya sa kanyang mga ari-arian. Falbaytul ladhi li Zaydin la yamlakihu Umar. Halimbawa nito, ang bahay na pag-aari ni Zayd ay hindi pagmamayari ni Umar. Walbaytul ladhi li Umar la yamlikhu Zayd. At ang bait, ang bahay na pag-aari ni Umar ay hindi rin pag-aari ni Zayd. At ito nga ay isang mulk mukayyid o isang limitadong pagmamayari lamang. Behaytu la yatasarraf al-insan fima malak illa ala al-wajhi alladhi adana Allahu fi. At ang pagmamayari na ito ng tao sa isang bagay ay wala siyang magagawa dito sa pagmamayari niyang ito liban na lamang sa kung anong pinahintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala na maaari niyang gawin sa pagmamayari niyang ito. Halimbawa nito ay sa kanyang bahay, maaari niya itong ibenta, maaari niya itong baguhin sa itsura nito. Sabalit hindi niya ito magagawa ng iba pa mga bagay na wala sa kanyang kakayanan. Walihada, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an ida'atil mal. Dahil dito ay pinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paglulustay ng salapi. وقال الله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. Na huwag ninyong ilulustay ang inyong mga salapi sa mga taong mangmang na binigyan ng halaga ni Allah subhanahu wa ta'ala para sa inyo. At sinabi nga ni Sheikh rahimahullah,
وهذا دليل على أن ملك الإنسان ملك قاصر وملك مقيد بخلاف ملك الله سبحانه وتعالى، وهو ملك عام شامل. At ito nga ang pagmamayari ng tao na limitado lamang kung iahambing sa pagmamayari ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng kanyang nilikha na pangkalahatang pagmamayari at komprehensibo. At sinabi ni Sheikh, يَفْعَلُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ مَا يَشَاءُ وَلَا يُسْأَلْ عَمَّا يَفْعَلْ وَهُمْ يُسْأَلُونَ. At isa pang pinagkaiba ng pagmamayari ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pagmamayari ng kanyang mga nilikha, kasi Allah subhanahu wa ta'ala ay maaaring gumawa ng anumang naisin niya sa kanyang pagmamayari. At ang mga tao naman sa kabilang dako ay hindi makakagawa ng anumang naisin niya sa kanyang pagmamayari, tulad nga nabanggit kanina na pinagbawalan tayo na ilustay sa pagkabulagsak o sayangin ng ating mga salapi. Wala yus'al amma yaf'al. At si Allah subhanahu wa ta'ala ay hindi tatanungin sa kung ano man ang gagawin niya sa kanyang mga nilikha na kanyang pag-aari. Wahum yus'alun, samantalang ang mga nilikha, kabilang ni dito ang mga tao, ay tatanungin sa anumang kanilang gagawin sa kanilang mga pag-aari. Ang ikatlong aspeto o haligingan ng Tauhid ar-Rububiyyah ay ang sinabi ni Sheikh Rahimahullah, أن الله تعالى منفرد بالتدبير. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay binubukod-tangin natin sa kanyang pamamahala sa kanyang nilikha. وهو سبحانه وتعالى الذي يدبر الخلق. At si Allah subhanahu wa ta'ala ang namamahala sa kanyang nilikha. يدبر أمر السماوات والأرض كما قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر Tabarakallahu Rabbul Alamin. Na si Allah subhanahu wa ta'ala ang namamahala sa kanyang nilikha at namamahala sa langit at sa lupa, tulad ng sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na nasa kanya ang kakayanan sa paglikha at pag-uutos. Duwalhati kay Allah ang Panginoon ng mga daigdig. Sinabi ni Sheikh Rahimahullah, wahada tadbir, tadbir shamil, na ang pamamahala na ito ni Allah subhanahu wa ta'ala ay pangkalahatan. La yuhawal dunahu shay, at walang anumang uri ng pamamahala ang mapupunta sa iba. Wala yu'aridhu shay, at walang lalampas sa kanya sa kanyang pamamahala. Wat tadbiru alladhi yakunu li ba'dil makhlukat, at ang mga pamamahala naman na maaring gawin ng ilan sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala, katadbirul insan amwala wa gulmana wa khadmo wa ma ashbaha dhalik, huwa tadbir dayyik mahdud. Na sinabi ni Sheikh Rahimahullah na ang pamamahala ng isang nilikha tulad ng tao, tulad ng kanyang pamamahala sa kanyang pera, sa kanyang mga anak, sa kanyang mga trabahador, at iba pa mga tulad nito, ito ay ang pamamahala na limitado lamang at hindi katulad ng pamamahala ni Allah subhanahu wa ta'ala. At sinabi nga ni Sheikh Rahimahullah, padahara bidhalika seha kawluna inna tawhid ar-rububiyyah huwa ifradullah ta'ala bil khalq wal mulk wat tadbir fahada huwa tawhid ar-rububiyyah. At dahil dito ay magiging tama nga kung sasabihin natin na ang Tauhid ar-Rububiyyah ay ang pagbubukod-tangi kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paglikha, sa kanyang pagmamayari, sa kanyang mga nilikha, at pamamahala sa kanyang nilikha. At ito ang tamang kahulugan ng Tauhid ar-Rububiyyah. Ikalawang uri ng Tauhid ay ang Tauhid ul-Uluhiyyah. At ito ay sinabi ni Sheikh Rahimahullah, وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. Ito ay pagbubukod-tangi kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagsamba. بأن لا يتخذ الإنسان مع الله أحدا يعبده ويتقرب إليه. Na hindi maaring kumuha ang isang tao, sino mang tao, ng anuman liban kay Allah subhanahu wa ta'ala na kanyang sasambahin at magpapalapit dito. Kama yu'badullaha yu'badullahu ta'ala wa yatakarrab ilayh, tulad ng kanyang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala
at pagpapalapit dito. Wahadannu minat tawhid huwa alladhi dalla fihi al-mushrikeen. At ang tawhid na ito ang siyang ikinaligaw ng mga mushrikeen. Ito ang tawhid na hindi taglay ng mga mushrikeen. At dahil dito sila ay naligaw. Alladhina katalahumun nabi sallallahu alayhi wa sallam wastabaha nisaahum wa duriyatahum wa amalahum wa arduhum wa diyarahum wa huwa alladhi bu'ithat bihi rusul. At ito ang dahilan kung bakit kinalaban ni Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ang mga mushrikeen at naging mubah o pinahintulutan ang paglaban sa kanila at pagsakop sa kanila at pag-alipin sa kanilang mga kababaihan at kanilang mga anak at yun din pagsamsam sa kanilang mga ari-arian, kanilang mga lupain, kanilang mga tahanan sa panahon nga ng digmaan. At ito ang dahilan kung bakit isinugo ang mga sugo. Maun sila bihil kutub. At ito rin ang dahilan kung bakit ibinaba ang mga aklat o mga kasulatan sa atin mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Maakwayhi tawhidi rububiyya walasma'i wasifat. At kasama nga dito sa mga mensaheng ito, ang mensahe ng tawhidi rububiyya at ang tawhidi walasma'i wasifat. Sinabi ni Sheikh rahimahullah, mahuwa tawhidi luluhiyya bihaytu la yasraful insan shay'an minal ibada li gayrillahi subhanahu wa ta'ala. At ito ay tinatawag din tawhid ululuhiyya dahil sa hindi maaari ang isang tao na mag-ukol ng anumang uri ng pagsamba sa iba pa liban kay Allah subhanahu wa ta'ala. La limalikin mukarrab, na hindi ito maaari para sa isang hari. Wala linabiyin mursal, o para sa isang propeta na isinugo. Wala liwaliyin salih, at para sa isang mabuting tao. Wala li ayi ahadin minal makhlukin, at hindi maaari sa sino man o anuman sa mga nilikha ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang pagsamba ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala at hindi maaaring iukol kanino man. At dinugtong ni Sheikh rahimahullah, lian al ibada la taso illa lillahi azza wa jal. Dahil ang ibada o pagsamba ay hindi magiging tama liban na lamang kung ito ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَخَلَّ بِهَذَا التَّوْهِيدِ فَهُوَ مُشْرِكْ كَافِرْ. At sino man ang hindi nagtataglay ng tawhid na ito ay matuturing na mushrik at isang kafir. وَإِنْ نَقَرَّ بِتَوْهِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ وَبِتَوْهِيدِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِنَ النَّاسِ يُؤْمِنْ بِأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هُوَ الْخَالِقُ الْمَالِكُ الْمُدَبِّرُ لِجَمِيعِ الْأُمُورِ وَأَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى الْمُسْتَحِقُّ لِمَا يَسْتَحِقُّهُ مِنَ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ لَكِنْ يَعْبُدُ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ لَمْ يَنْفَعُهُ إِكْرَارُهُ بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ وَبِتَوْحِيدِ الْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ لَوْ فَرَضَ أَنَّ رَجُلًا يَقُرُّ إِكْرَارًا كَامِلًا بِتَوْحِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ وَالْأَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ لَكِنْ يَذْهَبْ إِلَى الْقَبْرِ فَيَعْبُدُهُ صَاحِبُهُ أَوْ يَنْذُرُ لَهُ قُرْبَانًا يَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَيْهِ فَإِنَّ هَذَا mushrik, kafir. Na sinabi ni Sheikh rahimahullah, na halimbawa merong isang tao na nagtataglay siya at naniniwala siya sa tawhid al-rububiyya, tawhid al-asma'i wa-sifat. At siya ay naniniwala na si Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapaglikha at nagmamayari at tagapamahala ng kanyang mga nilikha sa lahat ng bagay. At na siya ay naniniwala na si Allah subhanahu wa ta'ala ang merong karapatan sa kanyang mga katangian at mga pangalan, siya lamang ang merong karapatan na magmay-ari ng mga ito. Subalit, siya ay sumasamba sa iba pa maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Halimbawa, siya ay nagkakatay ng mga hayop para sa isang tao. Halimbawa, o kaya siya ay pupunta sa libingan ng isang tao upang sambahin ito, o kaya siya ay namamanata sa ngalan ng iba pang Panginoon, maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang taong ito, bagaman kinikilala niya tawhid al-rububiyya, tawhid al-asma'i wa sifat, ay may tuturing pa rin na kafir. Khalidin finnar, na siya ay mananatili sa impyerno. Kala Allah ta'ala, innahu may yushrik billah, faqad harram Allahu alayhi al-jannah, wa ma'umahun nar. Na tunay na sino man ang mawalan ng pananampalataya
ay pinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang paraiso at ang kanyang tirahan ay ang impyerno. O mali dolimina minansar. At ang mga dolimina, mga musyrikin nga, ay walang tagatulong sa kanila. At sinabi ni Sheikh Rahimahullah, O minal ma'lum li kulli man kara'a kitaballahi azza wa jal, annal musyrikin alladina katalahumun nabi sallallahu alayhi wa sallam, istahalla dima'ahum wa amwalahum, wasaba duriyatihum wa nisa'ahum, wagana ma'ardahum, kanu mukirlina bi anna Allah ta'ala wahdahu huwa rabbul khaliq. Na ang mga kinalaban ni Allah, ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay naniniwala na si Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapaglikha. Wala yashukun fi dhalik, at hindi sila nagdududa dito, walakin lamma kanu ya'buduna ma'ahu ghayra, subalit sila ay sumasamba sa iba pa maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala, saru bidhalika musyrikina mubahi dam wal mal. At dahil dito sila ay naging mga musyrikin at naging halal na kalabanin sila at samsamin ang kanilang mga ari-arian at sila ay patayin. At ito nga ang pagkukumpleto natin sa Tauhid ar-Rububiyyah at mga usapin na napapalibot dito, at ang pangalawang tauhid, ang Tauhid ar-Uluhiyyah, at pagpapatuloy natin ito sa susunod na episode inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أجابه وأراح بالا أجابه.